Rosalinda Picar, Kota Batau. Dati pala hindi. Jesus sa Victoria, I asked my balabay, ano balabay? About Solomon's gold. She said, it's from Tarsis. Hilo po from Jerusalem. Tarsis, ang Tarsis, Habila, Bisaya, Tarsis, Mindanao. The land of promise and Luzon. Luzon is Ophir. And the whole island, Ophir na po ang tawa. Yan. Tingnan ninyo po yan. Panoorin po ninyo. Will Ocampo to all Maharlikan Sinophilians from DDS San Francisco. Ang ganda po ng ano, ang ganda ng history ng ating bansa. That is based on biblical account. So it is more reliable than any other book. And the biblical accounts about this country, the land of Ophir, the land of Havilah in Tarsis, the land of creation, the Garden of Eden, was confirmed by ancient book written by secular historians. Even in the book of Jubilee, kahit nga po yung discover na ano, ng Amerika, Christopher Columbus. Kahit si Christopher Columbus, alam na ito ay land of Ophir. The Jesuits, tinago lang nila, alam nila na ito din ang land of Ophir. Kaya galit sila kay Dr. Si Rizal kasi alam din ni Dr. Si Rizal. Matalino si Dr. Si Rizal. Kaya nakalaban nila. You see? Tinawag ni Dr. Si Rizal na Pearl of the Orient Sea ang Pilipinas. And until now, ang tawag sa Pilipinas, Pearl of the Orient Sea. Yung Manila nga ngayon, na kinukontra na naman ni Damaso, yung Manila Bay, i-reclaim, ang tawag po, City of Pearl. Ayaw nila. Kasi, marirecall kasi ng mga tao. It will create curiosity from among people. Bakit niya tinawag yun na City of Pearl? Because this country, mga kababayan, mayaman sa pearl. Written in the scripture. Alam ba ninyo? Akala natin, patalinhaga lang. It's just a description of Dr. Jose Rizal na ang ating bansa perlas ng silanganan. Hindi natin alam, mga kababayan, na tinawag itong perlas ng silanganan kasi ang ating bansa mayaman hindi lang sa gold kundi pati sa perlas. The ancient people, the neighboring nation, including China, mga kababayan, alam nila na this is Ophir. Alam ba ninyo yun? Sinakop tayo ng mga Kastila. Dinugas yung yaman natin. Bilang pati yaman natin, pati yung ating tawag doon. Ginawa tayong tanga. Ginawa tayong tanga dito sa Pilipinas. So, this land, mga kababayan, tama si Dr. Rosalita, perlas ng silangan.
mayaman tayo sa tirlas. Gusto niyo yung malaman yung ano? Gusto niyo makita yung ebidensya? Eh? Nakuha sa Palawan, mga kababayan. Bakit sa Palawan? Ang pinakang sa karagatan ng Palawan, pinakamalaki at pinakang mahal na perlak. You see? Bakit dyan, between Palawan and Zamboanga? Kasi po, dyan mismo po ang Garden of Eden situated. Lumubog siya. Bakit siya lumubog? Remember the Great Flood. The global flood that happened as described in the scripture, Noah's flood. Kaya nga doon sa libro, doon sa tula ni Dr. Sorizal, nasulat niya doon, kala niyo tula lang yun. Full of knowledge and wisdom. Where Eden lost Region del Sol Quereda. Adios, patria adorada. Region del Sol Quereda. Perla del mar. Perlas ng silanganan. The Oriente. Oriente is east. Pearl of the Orient too. Nuestro perdido. Eden. Where Eden lost. Ba't naman tatawagin ni Dr. Rosirizal ang bansa natin na Eden, kung saan nawala? Nawala nga talaga. Nabasa yon ni Dr. Rosirizal. Nabasa. Ah. Kahit si Dr. Rosirizal, tinawag niya itong okay. Yan ang tinago ng mga historians natin. Kasi yung mga historians ko, influensyado ni Damaso. Kaya lahat ng mga historian na nagsulat ng libro, barely history book, tingnan niyo yung background niyo. Sinalamang ka po. Sinalamang ka. Pero, as written in the scripture, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Kaya ito, lumalabas po ngayon. Kumingaw sa tamang panahon. This is the right time for you to know and learn our ancient history and identity as a people. That we are the ancestor, the great, 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 great grandchildren of Yoktan. You see, si Yoktan po, kaya yung size natin, maliliit tayo po. At tayo'y, ano yung kulay natin? Kayo manggi. Kasi si Yoktan mismo, maliit siyang tao at kayo manggi. Itong ito. Nakikita ninyo yung mukha ni Yoktan. Ito na. Ay. Loloko yun eh. Flor Picar, Serdan, idol ka namin dito sa Cotabato City from Chup, Saup, Abubakar. Ayun. Tayo yung mga original na tao. Sa mundo. Palanga, Joanna, Hasildo, imagine ko siguro si sa panahon ni Dr. Rosirizal, yung mga perlas nagkalat lang siguro sa dalampasigan ng dagat. Napakaswerte pala sana tayo, sir, kung di makasarili ang mga politiko ng bansang Pilipinas. Ito po yun. Basahin ninyo ang history. Yung lalo na sa Mindanao, ay sabi ko sa inyo. Ano nga yung documentary ni Chichi Lazaro? Ano yung sa Mindanao yun? Yung nandyan sa Ayala Museum na Saklay? Ah, Saklay pala yung tawag doon. Saklay ba yun? Yung nagaling.
Gintong saklay. Mga kababayan. Amazing. Nandyan, kontrolado ni Ayala.